na sila, Benji Paras, yan yung mga kasabayan niyo nung high school. Nauna po sila sa inyo sa PBA eh. Gano'n po ba kayo katagal nag-stay sa college? Or pinauna niyo talaga sila, coach? Si Benji, bata si Benji eh. I'm 2 years ahead of Benji eh. So kung third year high school ako, first year si Benji. No? Sila Ronnie, Eric, Tamirano, alian, fourth year lamang sa amin. Ang 1 year naman yan. Well, yung right timing lang naman ang inano ko, pagpasok ng PBA. Si Benji is 89. 89 si Benji. 89, okay. Ako 90. Si Ronnie Magsano, kaya 88. I think 88. Sila Dindo, 89. Yeah, si Eric, 89. Yes. So, halos magkakasabay lang naman. Kasi yung time kasi ng year ni Benji, yun yung talagang ano exodus ng mga lahat ng mga premier amateur players nag-akyatan. Kung makikita mo sa history, yung batch ni Benji na yan, probably kahit hanggang second round pick, pang first five eh. Kaya malalim yung na yan, yung batch na yan. Ay, nako, the likes of ano, sila Ato Agustin yan, sila Bong Alba, Nelson Aisaitono, malalakas lahat yan. So ako, naghintay lang ako ng 1 year kasi sabi ng team ko, actually dapat sasabay na sana ako noong 89, kasi sabi, dito ko na lang muna kasi kahit saan taon, alam mo naman, close ako sa Santa Lucia Realty kasi yung amateur team ko, tataya ko yan si Boss Buddy Encarnado, si Boss X, si Robes, who is the owner. So nag-request sila, then the following year naman, nagpa-release naman ako. Mm-hmm. Ayun nga, Coach, right timing, perfect timing talaga kasi nakuha niyo yung Rookie of the Year Award nung pagpasok niyo nung 1990, di ba, Coach? Yes, oo naman. Alam mo, yung pagiging rookie, isa sa mga, alam mo, isa yan sa kung meron pinakamasaya ang player, alam mo kung ano, Sarah, ang Rookie of the Year, hindi ko pagpapalit yan. Alam mo kung bakit? Kasi in-interview ko nung ano eh, nung nanalo ko ng Rookie of the Year eh. Sabi sa akin nung nag-interview, Jerry, what's next after winning the Rookie of the Year? Sabi ko, ang target ko, back-to-back Rookie of the Year. Sabi ko, gano'n, napagano sa akin yung kasi maraming back-to-back MVPs eh. Tatargeting ko, back-to-back Rookie of the Year. Loko-loko tong batang ito, sabi ko. So, Well, kidding aside, alam mo kasi, napapagit ko yun para, syempre, para makita nila talagang masaya and easy to get along with. Alam, pero syempre, alam mo naman sa isang basketball, sa isang player, alam mo, importante rin na pupunta ka rin sa isang team na magagamit yung talento mo, magagamit ng gusto, di ba? Alam mo, may tinatawag yata ang sabi nga na, may swerte na. Pag meron kasi mention, magagamit, pero puno yung posisyon. So, well, ako naman, third guard naman ako eh. Ang first guard doon is Mr. Si Onchi de la Cruz. Ewan ko, alam mo pa yun, tanong mo na sa tatay mo. Pwede siya sa basketball, si Willie Generalau. Then ako yung pangatlo. So lucky din nung nabigyan ako ng break. Ayun, nagtuloy-tuloy na kasi I was playing sa Presto, yun ang nag-pick sa akin. Natutuwa naman ako, very supportive lahat. Si Alan kay Dick, Abby King, Manny Victorino, Manny Israel, Joy Carpio, lahat yun talagang ini-encourage kasi gigawin mo. Even sila Onchi and Billy Nerelau, hindi kasi nasabi na threat eh. Sige, ikaw na, transition, tuturuan ka namin, matuto ka sa akin, kami muna, then eventually naman, tatanda naman kami, kay ikaw na. Yun na maganda doon sa ano, kaya, yun na nagbigay sa akin ng dagdag na moral boost eh, para makapag-perform na maganda sa aking rookie year. And eventually, na biyayaan naman, I was able to win the ano, Rookie of the Year award. Championship pa kayo, Coach. Pero, Coach, yes, kasi, draft class yun noong 1990. Kayo po talaga yung nagmarka doon sa batch nyo eh. No, noon pa lang ba, Coach, naisip nyo na malaki yung chance ko na makuha yung Rookie of the Year award? Hindi ko iisipin kasi hindi ko na mag-blend ka muna rito sa team eh. Okay? Nung bandang
especially no sa All Filipino, nung nabigyan ako ng break, it was naging nanalo ka, nag-champion kami, yung kami nag-champion, no? Gumanda pa laro ko sa finals. It was a best of seven finals against Pure Foods. Wow, the likes of Alvin, Coach Jerry, Alvin Patrimonio, Nelson Jolas, Glenn Capacio, Dindo Pumarin, star-studded eh. Pero ang nasa amin yung experience eh. Okay, andiyan sila, ano, yan nga, si Alan Kaidik, Abby King, okay, Manny Victorino, Arnie Twadless, the late Arnie Twadless, nandiyan yun. So, nabigyan ako ng motivation ito, nakapaglaro ko, and during that final series, maganda pa ang nailaro ko. So, yun yung nagmarka, and from there, nagtuloy-tuloy na. Okay, nabigyan ako ng break, nagtuloy-tuloy na, come the next conference, tuloy-tuloy na, naging consistent na ako, I was able to get the magandang playing time na, nagtuloy-tuloy na siya. Huwag na maximize talaga kayo, coach, eh, no? Kumbaga, motivated kayo lalo. Oo, alam mo, importante talaga, Sarah, na isang, naglalaro sa isang team na may tiwala sa'yo. Hindi lang yung coach, plus yung teammates mo. Hindi ka, especially yung kaposisyon mo, hindi ka threat sa kanila. Alam nila na makakatulong ka sa team at susuportahan ka nila. Talagang swerte kayo lagi, coach, no? Sa napupuntahan yung team. Pero, coach, tanong ko lang, kasi di ba bihira lang naman po yung mga nasa second round pick tapos nakukuha yung Rookie of the Year Award. Hindi ba kayo, coach, parang na-pressure, no? Na parang dapat mas lalo kong galingan eh. Napatunayan ko na deserve ko tong award na to eh. Well, lumabas sa isip ko yun. Sabi ko, dapat andun ako sa first round. Pero anyways, siguro yung kasi 8 teams lang before eh, no? Siguro and only one team may kumuha ng point eh. Siguro yung pangangailangan muna, immediate na pangangailangan ng next 7 eh hindi point guard. Doon ko na lang inilagay kasi kailangan mong ano eh may positive yung outlook mo eh, hindi pa pwedeng magano. Siguro ganoon lang at tapos then come second round ako yung unang kinuha ng presto. So, doon ko na lang ilagay. Tapos, tama ka doon. Ang motivation ko parang nagkamali at pinalagpas niyo ako. Ngayon, your loss is Presto's gain. Parang gano'n. From there, talagang, siyempre, any rookie will be, ano, ang rookie naman, ano bang, ano, ang binibigay mo sa table, di ba, yung aggressiveness, di ba, yung hustle, yan lang naman, pag rookie ka, no? Pero siyempre dahil kahit papaano medyo maganda naman ang court sense natin, okay, ang basketball IQ. So madali akong nakapag-adjust sa system na binibigay ng isang coach kasi yun ang importante pag nag-click ka sa system niya. Actually, pag hindi ka nag-click sa system na gusto ng coach, kakaproblema ka na. Di ba? So yun. So, hindi kayo nahihirapan, coach, nung rookie year niya sa Presto. Kumbaga, swabe lang lahat. Naging madali yung adjustment yun nun, coach. Oo. Alam mo ba? Ito ah, nakakatawa ito eh. Alam mo ba ang brand of play nung time namin? Di ba? Eh, medyo may konti pang ano yun. Medyo pa physical and rugged. May ruggedness na konti. Unlike today, nung medyo mga 95 hanggang ano na, pagalingan na talaga to. It's more of the talent. Pero dati, may konti pang ano eh. Meron pang ano, may konti pang, alam mo na, physicality ng ano eh, no? Ngayon, nakakatawa, okay? Let's say yung pinaka the most popular team, which is si Nebra. Lahat naman tayo alam natin yan eh. Si Coach Sonny Jaworski. Talagang never say that yan eh. Okay? Talagang they will do everything to win, which is na talagang nakakatuwa naman sa kanila na ano. Ngayon, yung iba na i-intimidate. Ako, I was lucky na nasa team ako na hindi na-intimidate. Kasi nandun yung Arnie Twadless, nandun yung Manny Victorino, andun yung Abby King, okay, Padim Israel. Ano. Sila yung nagbigay, and Alan Kaid, sila yung nagbigay sa akin ng motivation, huwag kang matakot. Kasi iba sa player yung ganun eh. Meron kasi maglalaro ka, tapos para ka nasa gitna ng dakat, sino ba kakampi ko dito? Pero ito, nandun ka, palalaroin ka, pero nakikita mo, itong mga kuya mo na nasa likod mo, okay, talagang nakaalalay sa'yo.
Nadala ko na yon na wala akong, well, hindi ka intimidated. Hanggang sa madala ko na yun, pagtagal-tagal hanggang nagtagal ako sa PBA, na yun yung mindset ko. Hindi ako maintindihan. Hanggang sa medyo naging ano na ako, kunyari ako na may senior, pag may mga bago naman na mga rookies, di ba? Sinasabi ko, don't get intimidated. Laro na kayo, nandito kami. You're given the time, the playing time, the break, okay? Make the most out of it. Huwag kayong just play. Kasi iba sa player na naglalaro na nakita mo yung suporta ng teammates mo. Iba yun. Malaking boost yun. Para sa'yo. Tama, coach. Kasi yung iba dyan, di ba, coach, yung nagawa sa mga rookie, sinisindak, di ba? Sinisindak yung mga rookie, mga veteran, yun, naninindak Meron talaga, alam mo, ewan ko, talagang kultura na natin yung naninindak. Ano? Pero siyempre, isa naman pagganda sa Pinoy, Pinoy naman hindi nagpapasindak. Di ba? Yan ang ano eh. Tsaka mga talented din naman ng Pinoy. Alam mo, may isang American ano yan, analyst sinabi, alam mo, Filipino player, kulang lang sa height eh. Pero yung the level of play, the basketball IQ, yung talent, kapantay ng kahit na sino sa buong mundo. Uh-huh. Ng mga Amerikano, ng mga European. Height lang talaga medyo, tayo. Yes, so medyo ano lang eh. Yun lang, pero well, the way they play, talent nila, talent-wise, they are at par with the best in the world.